guys. So, excited tumayo. Let's go. Samahan niyo ako. Let's go. Nagsasalita ka, tapos may langaw. May langaw na nag-iikot sa ulo. May buhay ka pa, nilalangaw ka na. Guys, maayong buntag sa inyong tanan. Andito na naman tayo. Siyempre, gawin nating background to para ma-promote naman natin. Meraki Africa Safaris Travel and Tours. Ayan, ang inyong travel partner in Africa and beyond. Kaya kung gusto ninyong pumunta dito sa Africa at magkaroon ng authentic African experience, siyempre, contact nyo naman kami, guys, para meron naman kaming clients ngayong taon. Alright. So, ngayon, ang ganda ng weather. As you can see, ayun, pack. The sky is so blue and our building is also blue. So ngayong araw na to, pupunta kami ni Joseph sa Kampala. Isasama natin si Joseph, guys. Mag-ukay-ukay kami. Ayun, syempre. Para naman masaya, madami tayo. At syempre, para makita din ninyo ang itsura ng... Tumulon pa ako ng daway, natuyuan ng daway. Para makita din ninyo ang itsura ng isang organized na ukay-ukay mall. Mall ba ang tawag dyan? Ukay-ukay house dito sa Kampala, Uganda. Siyempre, kung gusto nyo makita anong mangyayari sa araw na to, hindi natin alam kung makakagastos ba tayo ng bongga, hindi natin alam kung matatawa ba tayo, maiiyak tayo sa lakad natin na to. Pero first time ever nating pupuntahan ang lugar na to, kaya naku, hindi ko kayo iiwan. Samahan nyo ako, let's go! Si Flex natin, si Joseph, ayan. Okay, you can drop your channel, go! So guys, one life, live it right, travel with Joseph and Princess Yiga. You turn around. Branded, guys. Okay, nagpagawa na kami ni Joseph ng t-shirt. Siyempre, to remind us all that we have only one life and let's try to live it right. Okay. Okay, what can you say as a local, as a Ugandan, what can you say about secondhand things in Uganda and how does it help the locals when it comes to shopping? Okay, first of all, to me, with the local, those second-hand clothes, first I know them as they are strong. They're not like the new ones. I can buy a second-hand cloth, I use it for maybe like three months and above, but I can buy a new cloth, I use it for only 1 month and it's already ripped somewhere. And then another thing, they are cheap. Yeah, compared to our standard of living, we don't earn too much money, so we opt to get something that can suit our budget. We don't force life. Okay, yeah. That's true. Yeah. And in Uganda, what is the most common secondhand things that is being sold to the local market? The most are the clothes and the shoes. Basically, the clothes and the shoes. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa ating location kung saan tayo mag-uukay-ukay. Andito pala to sa sentro ng Kampala. As you can see behind me, sobrang busy. At ang shop na to ay tinatawag na Think Twice, Second Hand and Other Things for Sale. In fairness guys, ang ganda ng pangalan. So sobrang excited ko nang pumasok sa loob. Tara, samahan nyo kami ni Joseph. Let's go! So guys, ngayon, hindi pwedeng ako lang yung mag-ukay-ukay. Siyempre, dapat meron din si Joseph. Titingnan natin kung ano yung mabibili ni Joseph sa 50,000 Ugandan shillings or around 550 pesos. Joseph, this is for you. There, pack. So, titingnan natin, Joseph will look for things para sa kanya at ano yung mabibili niya for 50,000 Ugandan shillings dito sa Think Twice second-hand items. Let's go! Guys, so far, nakikita ko puros mga damit. And napansin ko tong pop of pink. Kasi tamang-tama, parang feeling ko kailangan natin maghanap ng isusuot sa UK. Para naman medyo nakaka-OTD tayo. Pero let's move more and see kung ano pa yung binibenta nila. Uy guys, merong Michael Kors. In fairness, ayan. Pero masyado namang luma, masyado namang, parang hindi naman to second hand guys, parang seventh hand na to. Sana makahanap tayo. Ay, in fairness ha, not bad. Kailangan lang siyang linisin. Uy, Adidas.
Adidas shoes. Tingnan natin ang babagay. Oh! medyo masikip siya. Pero dapat wala siyang medyas. $7,000 Ugandan shillings or 70 pesos. Not bad. This one is Zara. In fairness guys, ako, if you are new to my channel, kung hindi nyo pa ako nakikilala talaga, ako ay masaya na sa dalawang bagay. Ukay at saka bigay. So, kapag ka nag-uukay-ukay ako, for me, it's very therapeutic. At pati yung mga anak ko guys at si Mr. Yiga, pinag-uukay ko din yan. So in fairness naman, maraming magaganda para sa pambata. Like father, like son. Like father, like son. Siyempre, kamukha ni Mr. Yiga, si Chico Chico. Ang cute ng t-shirt. 5,000 Ugandan shillings naman to or 50 pesos. Guys, 5 minutes pa lang pero para na akong nabubuang. Yung parang gusto kong maghanap ng para sa akin pero alam nyo naman, pag nanay na tayo, lagi tayong nadadivert para sa mga bata. So, meron akong nakita para kay Kahil, then kay Kuya Nasri. Eto, syempre, kanino pa ba? Kay Kulit-Kulot, mahilig yun sa Paw Patrol. At kay Muhammad Ali, mahilig siya sa dinosaur. Ngayon, kay Chico Chico na lang. No, here when you buy, you have to get yourself a basket. So, today there's a promotion. Tell us guys, about it. Today there's a promotion at Think Twice Secondhand Clothes Shop at only 3,000. How much is that in Philippines? 30 pesos. 30 pesos. So the fact, guys, we are having to buy. Okay, have you chosen something? Not yet. I'm still shooting. Okay, you go. You go and choose something. Man, then you have to be careful. Otherwise, you're wearing skinny jeans. So, lahat kami ngayon nagsha-shopping. Ayan si Timothy. What did you choose? I choose this for... You're going? When we go out, we go to... Yeah, for the beach. Entebbe Beach. Yeah, for Entebbe Beach. Uh-huh. Guys, I'm still like wondering, which one should I take? Should I take on? This one is panicking, guys, kasi merong promotion ngayong araw. So, sobrang nakakatuwa. Tara, maghanap pa tayo. 2,000 years later. Guys, update. Meron tayong basket. In fairness naman, para mawawala tayo sa budget. Pero at least nakikita ko masaya si Timothy at saka si Joseph. Say hi! Hi! Nagpapanik sila guys. Masaya sila at natagpuan din nila yung lugar na to dahil unfortunately marami pang lokal ang hindi alam na merong ganitong klase ng shop dito sa Uganda. So, sobra sila nag-enjoy dahil ngayon nga ay merong promotion. 3,000 na lang instead of 3,000 na lang lahat ng mga damit, guys. Which is very good kasi kapag hindi promotion, ang presyo ay nasa 7,000 Ugandan shillings pataas. Okay, that's nice. Another here. Okay, that's good. Yeah, that's a good one. Then this one. Okay, nice. You know, I love white so much. Okay. But I'm still getting more. Dapat lagi nating bitbit yung ating basket dahil baka mamaya mawala yung ating mga napili. In fairness guys ha, ukay-ukay dito sa Uganda, especially etong location na to, sobra akong na-amaze. Kasi bukod sa mura, hindi ka masusuffocate sa init at sa stampede. Kita nyo naman, very relax lang yung vibe. May kanya-kanyang pwesto yung mga tao. Merong enough space para pumili. Plus, meron kang sariling basket. Hindi nakaka-werla na maghawak ng mga naukay natin. Get me? Meron ako nakitang customer na nakapili ng Nike na t-shirt. So, very good. Akin naman, Puma yung mga nakita ko para sa mga bata. Ito yung... May nakita ako guys para kay Chico. Magustuhan niya kaya to. Merong cute na, ang tawag mo dito, seal? Seal ba yun guys? Tsaka eto, oh, cute to para kay Muhammad Ali. Ayan. Dinosaur.
Guys, at least meron tayo nakita na kumasya sa atin. Ngayon, ito, nakita ko, wait lang, check natin yung microphone. Alright, ito guys, nakita ko, gusto ko siya kasi meron siyang cover sa ulo, pero meron siyang floss. Pero dito kasi sa abroad guys, mind you, kapag ang isang tao lumalabas ng bahay na nakapantulog, kahit nakagown, kahit full blown yung makeup, kahit may butas yung damit, hindi dito pinapansin yan guys. Dito style yan. So naisip ko, bilhin ko to kahit meron siyang punit. Kasi ang ganda ng tela niya, tsaka ka maganda yung kulay, gray, universal color. Tapos wala lang, feeling ko style na lang yan siya guys. Isa lang naman yung kanyang damage. Pero kita nyo naman, pack. Then, meron din ako nakitang knitted sweater, which is maganda yung kulay niya. Ayan, nakafocus ba? Maganda siya. Gusto ko yung size niya, hindi masyadong madikit sa katawan, tas wala siyang damage. And then, meron tayong nakitang t-shirt dito na very basic pero merong detail sa bulsa. May pa-gold. Ayun. So far, so good. Tingnan natin ano pa yung makikita natin dito. And then mamaya magpa-passion show kami ni Joseph at saka ni Timothy. Okay. We got something for Auntie Christine. Uh-huh. Hindi siya makasama guys dahil nagbabantay siya kay Chico at kay Calbi. But this one looks pretty, right? Yeah, for Auntie. It's nice. Okay. Naman sila ditong changing rooms, which is so good kasi minsan kailangan natin ng privacy kapag nagbibihis tayo ng ating mga ukay-ukay. Pero ito, ilalagay ko lang on the top of my t-shirt so we can see how it looks. 3,000 lang to guys. Or 30 pesos. May pa-music pa sila. So, ang ganda ng vibe. Wow! I love the what? I love the size. What do you think, Joseph? Timothy? Huh? Good for Soroti. Is it cold in Soroti? This is good for Kisoro. Oh, see, you see guys? Pack. Guys, nakita ko to guys. Ang ganda niya. Zombies eat brain. So you are safe. Gabi din lakas makasarcastic. Look at that. Ang cute ng mga damit ng pambabae, pero wala tayong anak na babae. Wala din dito ang mga pamangkin ko. Ang cute guys, oh. Pero in fairness guys, hindi ako nag-vlog. Hindi ko nasabi sa inyo, pero hindi ako nag-vlog. During that time na, nagpa-ultrasound ako kay Chico. Lahat ng mga simptomas kay Chico nung binubuntis ko siya ay pointing na I will have a baby girl. So sobrang excited ko talaga at pinag-pray ko talaga yon. Sabi ko, Lord, last na talaga to, Lord. Bibigyan mo ba ako ng baby girl? Pero syempre, at the end, ang importante, healthy. Ayun. So ang nangyari guys, nagpupunta ako ng ultrasound and then bigla lang sinabi ng doktor, do you see the baby boy? Gumano. So matagal akong hindi naka-move on, which is, kailangan nating tanggapin na may mga ganong feelings. Let's not take it negatively. Kasi normal lang naman yun eh kapag ka nagbubuntis ka, maraming emotions, maraming hormones na super crazy. Pero in the end, I'm very happy and grateful kasi Chico is very, very healthy and he never fails to make us laugh. Ayun. Meron din silang mga discounted na box. Etong box na to, maraming nakakalat around this room at naglalagay ito ng mga bits and pieces. Merong mga hats, merong mga scarves, merong mga underpants, merong mga belts, merong maliliit na mga bags and purses. I think that is amazing. At ngayon nga, nakahanap ako ng magandang scarf para kay Auntie Christine. At saka ito is a square. Pero gusto ko yung details niya, meron siyang pabilog-bilog. Meron siyang pasago. Sago. Oh, pak. I think Auntie Christine will like this. Oh, di ba, bongga.
Guys, meron akong nakitang jacket. Medyo shiny siya. Hindi siya jacket actually. Pero cute yung kanyang style. Meron siyang malaking botones. So, itry lang natin kung anong itsura. Wait, ano bang style niya? Parang ano, may malakas siya pang malakas na pang Korean yung kanyang style. So, maganda dito, nakatago yung kanyang botones. Let me see. Oy, in fairness. Cute to siya sa mga dress. Let me see, let me try. A few moments later. Guys, alam niyo kung bakit pasok sa akin yung ganitong style? Dahil number one, napansin ko mas mura yung mga presyo nila kaysa dun sa mga tumpok-tumpok sa mga local market. At the same time, tingnan niyo naman ang itsura, guys. Hindi mukhang ukay. Parang first class. Oh, ang cute nito kay Chico. Tingnan niyo, guys. So, hindi ka nasistress nag-ukay-ukay dahil lahat ay nakahanger, lahat ay good quality, at the same time, merong enough space, merong maayos na ventilation, merong maayos na ilaw, hindi namamasa yung ating mga ilok, yung ating mga kilikili habang nag-ukay at talagang punas ka ng puna. Napasubo naman tayo, guys, napuno yung ating basket, pero masaya ako at meron ako nakuha para sa mga bata, though wala ako nakuha para kay Mr. Yiga, kasi wala akong nakitang magugustuhan niya. Habang nagpi-film yung mata ko nakaganon pa rin. Basta ukay-ukay yun ang kahinaan ko, guys. So, meron pa tayong nadagdag na iba. Eto kay Chico. Ayan, kay Chico-Chico. So, tara na, guys. Magbayad na tayo bago pa natin may isang laang bahay para makabili ng ukay-ukay. Let's go. Guys, bayad portion na tayo. As you can see, meron akong 15 pieces para sa mga bata. At meron akong 5 peraso para sa akin, all for 3,000 Ugandan shillings or 30 pesos. Kaya naman talaga, guys, sa quality na nabili natin, hindi siya mukhang ukay. Mukha pa rin siyang first class. Ayan. Oh, meron tayong pa-Adidas. Oh, pack. Meron tayong t-shirt na smooth and then most of them are cotton. So, hindi ako makapili kay Auntie Christine, guys, dahil ang size ni Auntie medyo tricky for me. Hindi ko siya estimate. So, ibabalik ko si Auntie dito na magkaroon siya ng isang araw na siya lang. Ang saya ko sa mga nabili ko. Boom! Ayan, guys, nakaabot tayo ng 2 bags. Total lahat nito ay 66,000 Ugandan shillings or around 700 pesos. At nakabili ako ng around 20 to 25 pieces ng damit. And mind you, guys, they don't look like second hand. Para siyang mga brand new na hindi nakapasa sa quality control maybe, pero wala siyang damage. So again, meron kami mga places na ganito dito sa Kampala, Uganda. At excited ako makita ang napamili ni Timothy at ni Joseph mamaya. So abang-abang. Hi guys, natapos din kami ngayong araw na to. Medyo umulan pa at sumama ang panahon. Pero at least, itong activity natin ngayon ay indoors. At sobra ako natuwa, guys, dahil isipin nyo naman, kung hindi ko natagpuan ang lugar na to, patuloy pa rin ako sa pamimili ng damit ng mga bata na tag 30,000 Ugandan shillings pa lugar na second hand. Pero maganda pa rin yung quality at para pa rin siyang first hand goods tayo sa 3,000 Ugandan shillings. So, successful ang lakad namin ni Joseph ngayong araw, guys. Isisingit namin sa video na to ang lahat ng mga nabili namin mamaya pagdating namin sa bahay pag nasukat namin ang isa-isa. Alright, guys! The fact is, Madam gave me a surprise today. I didn't even expect it. Uh-huh. And then I had a good day because we went to the second-hand clothing shop. Oh, that is a thing twice. The day was so great for me. I chose my favorite outfits and I really enjoyed the day and I appreciate my madam so much. So, did you get the clothes
with your style, the style that you want for yourself? Yeah, actually, the fact like I got my best style and they were very cheap. 3,000, imagine? Yes. 30 pesos. Yes, very cheap, right? Very cheap, yeah, yeah. So for you? Uganda, they prefer going for second-hand things than going for the first-hand cloth things. For which reason? Maybe sometimes financial statuses. The prices for the second-hand clothes or second-hand things are always very low. But now for the first-hand cloth things, they are always high. The second-hand things are always original and good. Good quality, and right? Good quality, yeah. Look at this, Ali. Nice. Wait, yours is here. Wait, this is for Chico. Where is the one for? That's for Kahi. Kahi, come. Put it on. Show uncle. Wow, big man. Look, Ali. Look for knock knock. What? Papcho, Papcho. Papcho. Show. Wow! Show the auntie. Wow! Kahil, your size. You have to go on your own. You see, look. Kahil, and all of them are hanger. And people get a space. You get a big basket. It's not like those who we know where your underarms is wet. Oh, right. Wow. To the city. Right. Uh-huh. Ali, look, I got the many dinosaurs. So cute. Look at the fabric. Very nice. Kahil, come. Put for me, Papa Joe. Wow. Kahil, come. Dog, Chico. Woof, woof. Kahil, this one for you. Uncle Dog. Woof. Woof, woof. Auntie, do you see Chico? Chico is very smart. Wow! Chico! Wow! Okay, say hi. Let me see. Auntie, look! Wow! Wow. Say hi. Let me see. Yes, that's for Kai. Kai, you get your auntie. Give them. Nakauwi na tayo ng bahay. Siyempre, una nating isusukat ay ang mga bata and then sumunod na tayo. Kita niyo naman si Chico Chico. Parang anak ng prinsipe yan. Prinsipe ng Uganda. And then, eto naman ang nabili ko. White t-shirt at saka meron tayong rain parka. Charot na pa parka. Parka kasi nakita ko sa Uniqlo parka yung word na ginagamit nila. Tsaka meron siyang malaking hoodie. Oh, I wanted red. How about Cookie Auntie? Meron siyang malaking hoodie. Ang kanyang tela ay waterproof. At you can see, parang malakas mga kong. Ito ang next natin. Branded Adidas. Pero syempre natin alam kung copy o hindi. Pero, so far, okay naman siya. Comfortable, cotton. Ayan, merong pa logo. At saka medyo oversized. So, wala naman siyang damage. Kaya, masaya ako sa choice. Ito naman guys, perfect para sa weather ng Uganda. Minsan maulan, minsan malamig. So, sobrang comfortable ng tela. Hindi siya mabigat. At kahit na medyo hindi malamig, hindi ka maiinitan. Ayan naman yung kanyang material. Tsaka ang ganda ng kulay niya. And mataas yung kanyang neckline. So, masaya ako sa purchase natin.